Save me, water from the side of Christ. Wash me, passion of Christ. Give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may
Dasalin natin ngayon ang Angelus. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria, at siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao, at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesus Kristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli. Sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Hesus Kristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang tanghali po sa lahat. Ipinagdiriwang po natin ang 24th linggo sa karaniwang panahon. Ang ating punong tagapagdiwang ay si Reverendo Padre Danichi Wi. Sa ilang ay tinawag ng Diyos,
Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, ipinakikita ni Jesus ang isang kwento kung paano nagkakautang ang tao sa Diyos. Sa kabila ng lahat, pinatatawad niya tayong lubos. Ito rin ang inaasahang pagpapatawad na dapat nating ibigay sa ating kapwa. Ang tanong, isinasabuhay ba natin ang mensaheng ito? Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaraan, sinasamba ka dali sa nakila mong kalwalhatiya. Panginoon namin Diyos ay inanlahi, amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo. Buktong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Kasama ng Espiritu sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkalob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Ang puot at pangingit-ngit ay dapat ding kamuhian. Ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao.
At ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang. At pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa. Kung hindi ka nahahabag sa iyong kapwa, paano mo ihihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay nagkikimkim ng galit, sinong magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang kautusan. Dili-dilihin mo ang kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mo ang tipan ng kataas-taasan at matuto kang magpatawad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginoon ay papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanan ay siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay kanyang iniligtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabagang Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa at langit, sukatin man ay hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo ay nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo ay namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo ay sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, "Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito." Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na 10,000,000 piso. Dahil na siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanigluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. "Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat." Naawa sa kanya ang hari kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, "Magbayad ka sa utang mo." Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya, "Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita." Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito ay makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari, "Ikaw, napakasama mo." Sabi niya, "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati naman ng katabi, magandang tanghali. Magandang tanghali po. Medyo pay muna po tayo ngayon kasi nagtitrip daw po yung aircon, so medyo may problema po, no? Papagawa muna po namin. Konting tiis lang po. Kung mayroong isang bagay ang pinagkaiba ng hari at ng aliping may utang sa ating ebanghelyong narinig,
ang hari, iniisip niya ang magpatawad. Samantalang ang alipin, iniisip niya ang maningil. Magpatawad, ang isa, maningil. Kung babalikan po natin ang kwento, ang hari ay naniningil ng kanyang pautang. Sino po ba may mga utang dito? Tago na tayo, no? Pinatawag ang lahat ng mga may utang. At ang inuuna niya, yung may utang na 10 milyong piso. Laki, no? Paano ka makabayad pag ganun? Kaya nga, walang maibayad ang alipin. At dahil wala siyang maibayad, humingi siya ng tawad sa hari. Ang kanyang tawad, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran din kita. Hindi niya sinabing, pwede bang wala na lang utang? Hello, yung may mga utang. Ang tawad, bigyan mo lang ako ng panahon. Hindi yung wala nang bayaran, hindi po ganun. Ang hiningi niyang tawad, konti pang panahon. Dahil naawa ang hari, pinatawad niya ang alipin. Sa awa ng hari, pinatawad ang alipin. Dito po natin makikita na ang sentro ng salitang tawad ay awa. Kahit ispelengin niyo po, ang sentro ng salitang tawad ay awa. Kaya nga, hindi tayo makapagpapatawad kung walang awa. Sapagkat hindi mabubuo ang pagpapatawad ng walang awa. Sa pagbaybay man o pagsasabuhay, kapag wala ang awa, hindi kumpleto ang pagpapatawad. Pansinin niyo po, yung iba, sige, pinatatawad na kita, no? Yung masabi lang, pero hindi naman talaga naawa. Tignan niyo, pag kinalaunan, no? Parang galit ka pa din. Inis ka pa din. Nandun pa din. Bakit? Kasi wala namang talagang awa. Kailangan may awa para maabot mo ang pagpapatawad. Hindi kumpleto ang pagpapatawad kung wala ang awa. Samantala, nang ang alipin naman ang naningil ng kanyang pautang, hindi siya nagpatawad. Dahil ang gusto niya ay makakuha ng bayad. Kaya nga ang sabi niya, no, magbayad ka sa utang mo. Hindi ba ganun din tayo? Kapag may nakagawa ng mali sa atin, ang gusto natin magbayad siya sa atin. Sinaktan mo ko, saktan din kita. Pagbayaran mo, niloko mo ko, lolokohin din kita. Menos na tayo. Ganyan eh, no? Kapag may nagawa sa atin at hindi natin gustong magpatawad, ang iniisip natin, maningil. Iniisip natin, kabayaran. Dahil walang awa ang alipin, kaya walang pagpapatawad din. At ang tanging nasa isip ay ang pagbayarin. Tanging ang taong may awa ang siyang makaaabot sa pagpapatawad. Kaya nga po, maganda yung paalala ni Propeta Sirak sa ating unang pagbasa. Ang sabi niya, patawarin mo ang kapwa mo sa kanyang pagkukulang. At pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin. Patawarin mo para pag dumalangin ka sa Diyos, ikaw rin
ay patatawarin. Dahil ang mga hindi, ito naman yung taliwas doon. Sabi ni Propeta Sirak, ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, kapag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa. Kapag hindi ka marunong maawa, wala ka rin kakamtang awa. Kapag marunong kang magpatawad, ikaw rin ay patatawarin. Hindi po ako nagsabi noon na si Propeta Sirak, no? Huwag niyo sabihin, grabe naman, no? Eh ganun eh. Ganun talaga. Pag di ka marunong magpatawad, huwag kang umasang ikaw rin ay patatawarin. Naalala ko tuloy yung isang guro na Hapon. Alam niyo po sa Japan, may nabasa ako, sa Japan, ang bata mula sa kanyang 7 taong gulang, no? From 0 to 7 years old, ang pinagtutuon ng ituro ay mabuting asal. No wonder, nung nakapunta ako ng Japan, ang babait ng mga Hapon. Hindi ko alam bakit. No, base lang sa karanasan ko po yun. No? Hindi ko alam yung iba, pero ang babait nila. No? Ang gagalang, no? They respect each other. Tapos kapag tinanong mo, talagang hahanapin nila yung, ano, yung pinagtatanong mo na lugar. Kahit hindi sila marunong mag-English, gagawan nila ng paraan. Hindi kanila iiwan. That was my experience. And no wonder, ganun pala kasi. From 0 to 7, ang pinagtutuunan, mabuting asal. Sa atin iba eh, no? Dito sa Pilipinas, para maging magaling ang bata, kailangan marunong mag 1, 2, 3. A, B, C. Colors. No? Ganyan natin tinitignan eh, no? Sa bata, una dapat, 1, 2, 3. No? Yun ang magaling para sa atin. Sa Japan, mabuting asal. No, kaya itong teacher na ito, yung Hapon na teacher na to, sabi niya, para matutukan ko yung mga estudyante ko at maturuan ng mabuting asal, no, kinulong niya sila sa eskwelahan ng 1 linggo. Totoo naman eh. Sa panahon ngayon, kahit anong turo mo sa bata, kapag lumabas na ng bahay, meron ng ibang nakukuhang ugali. Di mo naman tinuruang magmura. Pag uwi, nagmumura. Hindi mo naman tinuruang manakit. Pag uwi, nananakit. No, ang hirap talaga. Kaya itong Japanese teacher, kinulong niya sa isang eskwelahan. 1 week, puspusang tinuruan ng mabuting asal. Sa 3rd araw, isa sa kanyang estudyante ang nagkamali. May nagawang pagkakasala. Sinumbong ng mga kapwa-estudyante sa guro. Inamin ng bata ang nagawang mali, pero walang narinig sa guro. Kinabukasan, isa na namang bata ang nakagawa ng mali. Nagkasala. Sinumbong muli sa guro. Inamin ng bata ang pagkakamali. Ngunit gaya ng nauna, walang narinig sa guro. Walang ginawa ang guro. Nagalit ang mga kaklase. Ang hinaing nila, bakit wala kang ginagawa? Bakit hindi mo pinagsasabihan? Bakit hindi mo parusahan? Ang gusto ng mga kaklase, paalisin ang nagkamali. Di naman malayo yun, tayo rin naman ganun. Kapag may nagkamali sa atin, we get rid of them. Inaalis natin sila sa ating buhay. Iniiwasan, nilalayuan, pinapatanggal. Ganun din ang gusto ng mga bata. Alisin ang mga nagkamali. Palabasin ng eskwelahan. Pinakinggan ng guro ang kanilang hinaing. At sabi ng guro sa kanila, tama kayo. Natutuwa ako dahil alam na ninyo kung ano ang tama at mali. Kaya makakaalis na kayo. Nagulat. Nagulat yung mga bata. Bakit kami ngayon ang paaalisin?
sila'y nagkamali. Bakit kami ang aalis? Bakit parang kasalanan ko? Oh, di ba sabi may ganong drama, no? Bakit parang kasalanan ko? Sabi ng guro, kasi alam nyo na ang tama at mali. Sila, hindi pa. May maituturo pa ako sa kanila. Ang hindi nyo natutunan kung ano ang mabuti at masama. At ito ang dapat nating matutunan. Mga kapatid, parang ganito rin ang kapatawaran. Hindi mababago ng kapatawaran ang iyong nakaraan. Pero marami itong pwedeng baguhin sa iyong kinabukasan. Forgiveness cannot change the past. Nangyari na yun. Nasaktan ka na. Iniwan ka na. Nagawan ka na ng mali. Wala ka nang magagawa doon. Pero may magagawa ka pa para sa iyong kinabukasan. Do not burden yourself. Do not tie yourself from the past. Patawarin mo na. Hindi naman sinabing kalimutan. Pwede mo pa rin namang tandaan, pero patawarin mo. Talaga naman sa pagpapatawad, maring hindi ka makalimot, pero kaya nitong pagaanin ang iyong kalooban. My dear brothers and sisters, remember, forgiveness cannot change your past, but it can change your future. Hindi mababago ng kapatawaran ang nakaraan, pero marami itong pwedeng baguhin sa iyong kinabukasan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sabay-sabay po nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa mga nabuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ganap tayong pinatatawad ng Diyos Ama, kaya't inaasahan din tayong magpatawad ng lubusan sa ating kapwa. Dumalangin tayo sa Kanya na maisabuhay natin ang tunay na pagpapatawad. Buong pagtitiwala nating sambitin, Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa ang simbahan na patuloy na umaakay sa mga makasalanan ay manatiling tapat sa kanyang pagtahak sa landas ng pagbabalik-loob at pagbabago, manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami magpatawad. Nawa ang mga pinuno ng pamahalaan at ng hukbong sandatahan ng bansa ay makipagdialogo sa lahat ng sektor ng lipunan tungo sa kaunlaran at kapayapaan, manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami magpatawad. Nawa ang mga biktima ng terorismo, gera, at pandarambong ay makatanggap ng hustisya at pagkalinga mula sa mga pinuno ng bansa, manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami magpatawad. Nawa ang bawat pamilya at pamayanan ay maging daluyan ng pagpapatawaran na nagmumula lamang kay Kristo,
Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Naway kahabagan mo, O Diyos, ang mga kapatid naming na mayapa. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami magpatawad. Tunghayan mo, Ama, ang iyong bayang sugatan. Palitan mo ang aming mapagmatigas na puso ng pusong mapagpatawad at mapangunawa sa aming kapwa. Batid namin kung wala ang iyong tulong, wala kaming lakas para magpatawad. Ikaw na nabubuhay tagahari ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, naritong aming may-alay mula sa lupa't bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang puong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, naritong aming may-alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang puong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakipanabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, kayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian. Sana sa kailan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa amin ang kaharian mo.
sa aming mga sala. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Podero ng Diyos na nakalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat para sa pabatid at paanyaya. Sa taong ito ng kapistahan ng pagsilang ng mahal na Birheng Maria, tayo ay nakalikom ng kabuuang 140,240 na mga donasyon para sa ating feeding program at sa iba pang programa pang social services ng parokya. Maraming salamat sa inyong suporta. Ang lahat ay malugod na inaanyayahan sa mga sumusunod na gawain sa ating parokya. Nitong nakaraang linggo ay inumpisahan ang Eucharistic Adoration sa ating parokya tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa ganap na alas 11:15 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Gayon din sa alas 5 hanggang alas 5:45 ng hapon. Simula ngayong Oktubre, kada pagkatapos ng Eucharistic Adoration, ay dadasalin ang Vespers o Panalangin sa Gabi. Ang pagdiriwang ng National Migrant Sunday ay sa 24 ng Setyembre. Upang mas bigyang kahulugan ang pagdiriwang na ito, inaanyayahan ang lahat ng mga seafarers at mga OFW na makiisa sa misa sa 23 ng Setyembre, araw ng Sabado, sa ganap na alas 12:15 upang pagdiriwang ng National Migrant Sunday.
Sa 23 ng Setyembre, ang pagunita kay San Pio ng Petrasina, San Padre Pio. Sa araw ng kanyang kapistahan ay magkakaroon tayo ng benerasyon sa relikya ni San Padre Pio sa lahat ng misa. Simula ngayong 4 ng Oktubre, tuwing unang Miyerkules ng buwan, magkakaroon tayo ng Marian Conferences sa ganap na 7 ng gabi sa loob ng simbahan. Salamat sa inyong atensyon. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko po ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Ama naming mapagpala, ipadama mong ikaw ang kapiling na mga bumubuo ng iyong bayan. Ipagkaloob mo sa amin araw-araw ang aming mga kailangan upang kami ay sumapit sa buhay na para sa amin iyong inilaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Si awit kayo sa Panginoon. Aleluya. Magsiawit sa Panginoon. Magsiawit kayo sa Panginoon.